Okay, muli po at magandang hapon sa ating lahat. At narito po ang ating update sa binabantayan po natin si Bagyong Betty. Kasalukuyan po ay napanatili ang lakas ng hangin ng bagyo malapit sa gitna, na kung saan ang lakas ng hangin nito ay umaabot pa rin sa 165 kilometers per hour. Samantala itong pagbugso ng hangin ay umaabot pa rin sa 190 kilometers per hour. Ang pagbabago lang po itong pagkilos niya, kanina po nasa 20 kilometers per hour itong pagkilos ng bagyo, ngayon nasa 10 kilometers per hour. So bumagal ang pagkilos nito habang binabaybay niya itong karagatan na papalapit sa may extreme northern Luzon. Samantala, itong habagat o southwest monsoon ay patuloy niyang hinahatak, at itong habagat nito ay naapektuhan itong southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya nakaranas po tayo ng malakas ng hangin dito sa Metro Manila, dulot po yan ng habagat. At kasaluyan ko yun po, itong diameter ng bagyo o radius ng bagyo ay nahagit na po sa may parte ng extreme northern Luzon. Okay? So, walang pagbabago ang mga lugar po na sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2 at 1. So, ulitin ko po, yung signal number 2 ay nakataas pa rin sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan at Babuyan Islands. And then, signal number 1 ay sa lalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Apayao, Ilocos Norte, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern at central portion ng Aurora, Quirino, at northeastern portion ng Nueva Vizcaya. And then, signal number one sa may Catanduanes, northeastern portion ng Camarines Sur, Punilio Islands, northern portion ng Camarines Norte, at northern at central portion ng Ilocos Sur. So muli po, itong mga lugar po ito ay nasampalin natin ang mga masungit na panahon kung saan may mga malalakas o pamisa-misa may malalakas na pag-ulan at may kasamang malakas na hangin. So nasaan po natin patungkol sa malakas na hangin dala ng bagyo? So ulitin ko po, lahat ng mga lugar po na sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal ay makakaasa pa rin tayo o inaasahan po natin ang malakas na hangin dahil sa bagyo. And then sa may ibang lugar na kung saan din naapektuhan ng bagyo, may inaasahan pa rin tayo ng mga pamisa-misang malakas na hangin. Doon po sa eastern portion ng Central Luzon, eastern and southern portion ng Southern Luzon, at ganoon din sa Visayas. So ulitin ko po, bukod sa mga lugar po na sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal, na kung saan makakaranas ng malakas na hangin, meron pa rin po sa ibang bahagi ng bansa na makakaranas din ng malalakas na hangin. Ang lugar po ay sa eastern portion ng Central Luzon, eastern and southern portion ng Southern Luzon ay yun po yung makakaranas ng malakas na hangin. At at ganun din kasama na rin po ang western portion ng Luzon sa starting ngayon hanggang Wednesday. O inaasahan po natin ngayon ay asahan po natin paglakas ng hangin sa western portion ng Luzon kasama Metro Manila. So, pakita ko po yung magiging track ng bagyong Betty. So, currently, yung sentro ng bagyong Betty ay medyo malapit na po sa may extreme northern Luzon at nasa layong 445 kilometers silangan ng Kalayan, Cagayan. So, Tuesday and Wednesday. So, inyong papansin, mabagal ang pagkilos ni bagyong Betty. Mula ngayon, inaasahan po natin mula ngayon hanggang Wednesday ay lalo pang inaasahan nating mabagal ang pagkilos ng bagyong Betty. And then pagdating ng Thursday, bagyong bibilis ang pagkilos ni bagyong Betty, at pagdating ng Friday ay magiging severe tropical storm at nasa labas ng power. So inaasahan po natin na within 5 days mula ngayon hanggang Friday ay inaasahan po natin na hihina ang bagyo. So, pagdating ng Friday, magiging severe tropical storm si Betty. So, mula ngayon hanggang sa Wednesday, may inaasahan po tayong malalakas na pag-ulan. Yung 50 to 100 millimeters, kategory siya ng moderate to heavy rains. At yan ay maranasan sa Batanes,
eastern portion ng Babuyan Islands, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, northern portion ng Apayao, at sa northeastern portion ng Melang Cagayan. Yan po ay mangyayari ngayon hanggang bukas ng hapon. And then, bukas ng hapon, hanggang Wednesday ng hapon, may nasa pa rin tayong malakas ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon. So, specify ho natin yung estimated na 100 to 200 millimeters, kategory siya ng heavy rains sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Batanes, at sa eastern portion ng Babuyan Islands. So, isunod yung 50 to 100 millimeters, kategory siya ng moderate heavy rains sa lalabing bahagi ng Babuyan Islands, Apayao, at sa northern portion ng Cagayan. Then next, may nasaan pa rin tayong malakas na pag-ulan from Wednesday afternoon hanggang Thursday afternoon. So, heavy rains sa Batanes, Ilocos Sur, La Union, at sa western portion ng Abra and Benguet. Moderate to heavy sa Babuyan Islands, sa labing bahagi ng Ilocos Region, Abra, at sa labing bahagi sa labing bahagi ng Abra and Benguet. So next, sa Thursday afternoon hanggang Friday afternoon, ito yung time na medyo palay na po itong bagyo at inasang by Friday lalabas ng FAR. May inasang pa rin tayo na moderate to heavy rains doon lang po sa extreme northern Luzon, Batanes, Babuyan Islands, at sa ganyan din sa Ilocos Region. Sa ibang dako, hindi dahil sa bagyo, dahil naman sa habagat. So, makakaranas ng occasional to monsoon rains. So, sabihin, bukod sa malakas na hangin, may mga inaasang paminsan-minsan malalakas na pag-ulan sa western portion ng Southern Luzon and Visayas. So, other information, mababasa po natin sa ating public weather forecast na inisyo po ngayong araw around 4 p.m. At yung advisory kanina ang 11 o'clock na umaga. So dahil sa mga pag-ulan nito sa mga nabanggit na lugar ay nandiyan pa rin may inaasampol tayo o may posibleng magkaroon ng landslide at flash flood sa mga lugar na kinabanggit, lalo po sa mababang lugar at malapit sa ilog. And then dahil sa bagyo, ay issue tayo ngayon ng gale warning. Ibig sabihin, may inaasahan pa rin tayong matataas na alon sa northern at eastern seaboard ng Northern Luzon, eastern seaboard ng Central Luzon, eastern and southern seaboard ng Southern Luzon, eastern and western seaboard ng Visayas, at eastern seaboard ng Mindanao. So halos buong bansa ay inaasahan pa rin matataas ang alon. So other information, mababasa po natin sa ating gale warning number 5 inisyo ngayong hapon. So, ibig sabihin ng gale warning, bawal pong pumalawot ating mga kababayan, lalo po yung magamit ng maliliit na sasakyang pandagat.